Latag na po yan na simento. At doon sa dulo, ayan po. Doon sa pinakadulo po. Good morning po mga kabayan. Welcome sa ating panibagong update rito po sa South Luzon Expressway Toll Road 4 sa portion ng Package A sa may Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. Masisilayan natin itong bundok na ito kung saan halos kalahati na po ang nabawas rito mga kabayan. Nawa, samahan niyo po si Forecast Studio. Let's go! Masisilayan pa natin mga bayan yung mismong bahay, no, na nag-iisa rito sa paanan nitong bundok na kung saan ay papatagin. So itong bahay na ito ay kawawa dahil matamaan po ito sa alignment nitong S-Lex TR4. Diyan po sa pinakaunahan mga kabayan, yan na po yung barangay San Antonio, no? Kung saan atin po yung puntahan din sa pinakadulo para masilip naman natin yung progress diyan sa pinakaunahan mga kabayan. Ito na po yung alignment dito sa Package A, no? Dito sa may Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. Ipakita ko po sa inyo yung view rito sa city ng Santo Tomas. Ay dito sa baba natin mga kabayan ay dati po ay talahiban pa po yan dyan, no? Sa ngayon po dinidevelop na. Hindi po natin alam kung pabrika ang itatayo dyan or subdivision, no? Ito po yung bundok na mapingasan. Ayan, dyan sa ating baba mga kabayan na kung saan titibagin pa yan. At may isang bahay dyan na matanggal talaga siya, no? Napakaganda pa naman yung bahay, napaka-overlooking, no? Kitang-kita yung buong city ng Santo Tomas City, Batangas. Pero walang magawa dahil talagang matatamaan po nitong S-Lex TR4. At sana po sa mga iba po na hindi pa po nagbigay ng right of way, sana po ay magbigay na nang sa ganun, mapabilis itong project na ito at lahat naman tayo ay makinabang mga kabayan. At yung mga lupa na matamaan dyan, sigurado naman po na babayaran po yan sa tamang presyo. Yan, diretso lang po ito mga kabayan, no? Sa paanan po ito ng Mount Makiling, itong alignment nitong S-Lex TR4. Pupuntahan po natin yung dulo, i-zoom natin maya-maya yung tumpok nitong S-Lex TR4 mga kabayan.
masisilayan natin ba mga bayan yung bundok na yan. Yung pinakatuktok niyan ay hinati na rin po. Iyan na po yung alignment. Medyo paliko siya, no? Pakaliwa. Palusong na doon sa mismong SLEX TR3. Dito banda mga bayan, tatambakan pa ito ng lupa, no? Diyan sa area na yan. At magkakaroon ng tulay sa paanan ng bundok na yan sa unahan. Mayroon na po mga poste yan at mismong portal beam. Ang kulang na lang dyan yung mismong mga girder, no? Na ilalatag dyan, no? Kasi magkakaroon ng tulay dyan patawid sa bundok na yan. Yan po yung pinakatuktok mga bayan, hiniiwa na, no? Ayan mga bayan, andito na po tayo sa mismong barangay San Antonio, no, sentro. At dyan sa harapan natin, ayan na po yung mismong isang subdivision na hindi pinalad. Talagang dyan po dadaan yung SLEX TR4 sa kalagitnaan ng subdivision na yan, no. Ayan, at dyan sa bago mag-subdivision mga kabayan, may creek dito sa baba natin. Mayroon na rin pong concrete box culvert. Ayan po, yung parang box na yan. Ayan na po mga bayan. Ayan na po, naka-alignment na po yan dyan na kung saan dyan po dadaan yung SLEX TR4. At yung mga bahay na matatamaan talagang tanggal na, no? Dati po may mga bahay po dyan. Sa gitna, ngayon, tinanggal na. Ayan, dito na po tayo sa mismong barangay San Bartolome. Kasunod ng barangay San Antonio. Na kung saan, ipapakita ko po sa inyo mga bayan yung dyan sa unahan ay putol, no? Bago mag Macban Interchange. And sa paanan natin, sa baba natin ay mayroon din po dyan ano, creek, no? Na ilog, may ilog din or maliit na ilog mga bayan, ano pong name niyan, no? Or creek po ba yan, no? Mayroon na rin pong culvert na nilagay dyan, no, na sobrang laki. Ayan sa dulo mga bayan, masilip na po natin na putol po dito sa area ng Barangay San Bartolome. Ayan po ang i-zoom natin mga bayan. Alam na natin, no, kung bakit minsan matagalan po talaga ang project ng mga ganito dahil po sa right of way sa mga lupa, may-ari ng mga lupa na hindi pa magkasundo sa SLEX, no? Ayan po. Kaya ganun, medyo natingga po rito sa area. Matagal na po rito mga bayan, ha? Yung alignment na yan, yung tambak na yan, napakataas na rin po yan. Kaso nga lang, hindi pa magawa-gawa. Ang dulo nito mga bayan, yun na po yung Macban na kung saan may mga upload na rin po tayo doon mga bayan. Pwede ninyong tingnan, no? Doon. Andun tayo sa Macban mismo, yung kasunod nito, no? Karugtong nitong putol. Ayan. Pakaliwa po na yan, mga bayan. Ayan po, mga bayan, yung alignment. Yung nilagyan natin ng arrow, dyan po tayo dati, no? Pinasok natin yung mga kakahuyan dyan dati, mga bayan. Na kung saan, yun na po, putol na rin po. At yun na po yung mismong Macban Interchange. Papunta na rito sa putol na ito. Yun nga po, hindi pa rin magagawa dahil sa right of way, hindi pa nagkasundo.
yan pong kaharap sa ating kamera mababayan, pabalik po yan doon sa barangay San Antonio.